Bigwas ang kakampi mo. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes dito sa DWGO. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Tommy Abili, ang inyong Bigwas. Papasok muna tayo ng issue muna diyan sa bayan ng San Marcelino. Kung saan po, mayroon po diyan sa bayan ng San Marcelino, mga kaibigan, na humingi po ng tulong sa programang Bigwas. Dahil yung kanila o manong lupa sa San Marcelino ay ginagawa po nila ay minimina o mano ng kasalukuyang kapitan ang kanilang lupain na walang panghintulot mura sa matutong may-ari na lupa. Kaya po mga kaibigan, para hindi po magiging bias ang ating programa, atin pong tawagan yan at kakausapin ang kapitan dyan para malaman po natin ang totoo kung yan ba ay talagang illegal ang nangyayaring pagpapa-operate dyan ng mining. Nanaisin natin kunan ng pahayag itong kasalukuyang barangay chairman ng Barangay San Rafael, si Manuel, Barangay Captain Manuel Arquero. Magandang umaga sa iyo, sir! Magandang umaga naman po, sir. Yes, sir. Si Tommy Abili po ito. Sa programa po tayong Bigwas, sir. Nais lang po natin linawin sa inyong panig po ay itong si Mrs. Dunahal ay lumapit na po ito dito sa programang Bigwas na kung saan ay ang kanilang lupain umano, yung pinakikita niya ritong tax declaration na pagmamayari nila yung lupa ay minina umano na ninyo na kasama ng iyong Mrs. na si Mrs. Arquero ang kanilang lupain na walang panghintulot galing sa kanila. May kasunduan ba kayo nito, sir? Sir, pwede ba ako na magsalita? Apo. Sir, kasi ang kalakaran kasi pare ay sir sa mga ganyan, sa mga blocks ang magbabayad ka, halimbawa ang royalty doon sa area. Pero hanggang hindi ka hanggang hindi mo ginagamit, sir, yung lupa, wala mo ng royalty. Parang ganon. Kasi sa lang magbabayad ng royalty, sir, pagka uumpisa mo nang ipagalaw yung ilog nila, yung sakop ng lupa nila. Kaya hindi pa namin, sir, magagamit yung lupa nila. Ibang buyer ang gumagamit doon, hindi kami. Hindi po kayo ang nag-ooperate ngayon dyan sa ilog nila, sa kanilang lupain? Hindi, sir. Saka isa pa, sir, ang kwanton, ang ibinibintang ni ang ibini, mayroon silang ibinibintang lupa na 10 hectares na malapit din doon. Ganun kasi yan eh. Mayroon silang ibinibintang lupa sa malapit doon sa area. Ang problema, may mga may-ari doon sa area na yon na parang kumulal pa rin kasi yun, sir, sa family pa rin. Ayaw ibinta yung sa kanila. Paano natin bibilin yung lupa kung mayroong problema? Sinong bibili, sir? Ikaw? Yung binibinta nila sa akin, sir. Binibinta nila sa akin yun. Pero ang sabi ko sa kanila, ayusin nyo muna si Chris Bulataw. Chris Bulataw, dahil isa rin sa may-ari doon. Sir, paano ko bibili dyan kung mayroong problema yung lupa? Okay, so ganito kasi, sir. Ang ayon sa salaysay ng biktima, kasi ginawa na ito ng reklamo para sa Office of the Ombudsman, hinggil nga sa'yo, binigyan mo umano siya ng 16,000 bilang unang royalty ng kanilang lupa. At matapos noon, dahil nagkasakit ang kanyang tiyahin, humingi siya uli sa inyo, ay tinakot pa umano ninyo na sinabi umano ninyong kakasuhan ng estapa at harassment kung mangungulit pa sa inyo. Gano'ng katotoo ito, sir? Hindi totoo yan, sir. Kasi yan, sir, yung binigay namin sa kanilang bayad ng yung bayad sa lupa, yung parang rental o royalty sa lupa, hindi nga namin nagamit yung lupa. Kukuha na naman sila ng royalty. Hindi pa nga namin nagagamit yung lupa. Paano kami magbibigay? Mayroon na, hindi naman nila binabawalan yung mga nangunguhang iba doon. Ganun ba? Ibig sabihin, hindi lang kayo ang nag-ooperate sa naturang lupa. Mayroon pang iba. Marami, sir. Maraming iba. Hindi pa kami nag-operate doon.
Okay, Gertrude, kanito kasi sir, sa batay sa aming napag-alaman, dahil pagdating po sa batas po ay mayroon lang po kaming na kunting nalalaman, lalo na ang mga mamahayag, eh hinggil po sa inutos ng Office of the Ombudsman, hinggil sa Graft and Corrupt Practices, itong Republic Act 3019, Section 5. Sinabi po kasi rito, it shall be unlawful for the spouse or for any relative consanguinity or affinity within the third civil degree to intervene directly or indirectly in a business transaction. Eh, bukang sa pakiramdam ko po rito, hindi po kaya kayo matatamaan nito, sir? Alam po, sir. Yes, sir. Oo. Hindi, kasi sir, hindi naman ako tatamaan dyan. Dahil yung tungkol doon sa yung tungkol sa royalty na yan, sir, labas ako dyan. Hindi ako ang katransaksyon dyan, kundi yung misis ko. Yung ang katransaksyon lang sa akin, yung tungkol doon sa lupa, yung lupa na hindi pinagkukuhanan ng Black Sun. Ibig sabihin, sir, ay hindi ito business transaction yung nangyari sa inyo. Yan ba'y bilihan? Iba yung sir, iba yung sa Black Sun eh. Kasi sa Black Sun, sir, hindi ako nakikialam. Oh, kasi sa Section 5 po kasi, sir, yung sinabi dito na it shall be unlawful for the spouse o asawa, ha? Or for any relatives by consanguinity or affinity. Ibig sabihin, kahit na kamag-anak, pangatlong bahagi ng kamag-anak, or kahit kakilala within the third party, third civil degree, ay hindi po pwedeng mag-intervene directly or indirectly any business transaction. Oo, sir. Oh, kaya ang aking pong paalaala sa inyo dyan, sir, para hindi po mababahiran yung maganda niyong pangalan dyan, ay ayusin po ninyo yung nitibo na yan. Yan po yung katutubo po, di ba? Sige, sir, ayusin natin. Kasi kung minsan, sir, para ang punta kasi. Kasi hindi sila nagkakasundong magpapamilya yan, sir. Yan ang problema. Kaya hindi ako po pwedeng makialam pagka magulo na yung ganong yung tungkol sa lupa. Pagka magulo na, hindi ako po pwedeng sumang-ayon dyan. Dahil mga kaibigan ko rin yung mga ibang nakakasakop doon sa lupa. Kasi komunal pa rin yung lupa, sir, hindi isang mayari. Ang gusto nilang mangyari, ibinta yung buong lupa, yung mga ibang magmamayari, ayaw naman. Okay, ganito na lang, sir, gawin na habang ikaw ang ama ng barangay dyan, kausapin mo na lang ng maayos yan para hindi na lumaki ang problema. Okay. Dahil nakikita ko naman, baka mamaya makialam na naman yung NCIP, yung National Indigenous okay. Commission of the Philippines. Saka sir, yung area yung pinag-uusapan natin na lupa, hindi sakop ng San Rafael, sakop ng ibang barangay. Pero yung asawa mo lamang po ang nasangkot dyan sa pag-process ng mga Black Sun. Kaya ang advice ko po, ayusin na lamang po ninyo para hindi na po humantong. Problema. Okay lang po, sir. Walang problema sa akin. Maraming salamat sa iyo, Barangay Captain Arquero. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Yan po mga kaibigan, si Barangay Chairman Arquero ng Barangay San Rafael, San Marcelino, Zambales. Sa mga ulang gabi nyo, kayo ba'y nagre-reklamo na sa pangako ko, bayad ng basura tatanggalin ko? Eto mga basura, pinatambak ko na sa harapan nyo dahil libre na ang gusto nyo, inyo na to. Kaya hindi nangangamba si Paulino dahil marami na itong kakampi sa Olongga po. Uod at bangaw ng basura nyo ang kakampi ni Paulino. Tapon nyo, basura nyo, itapon nyo. Tapon nyo. Basura nyo, itapon nyo. Ang babaho nyo, basura nyo, itapon nyo. Hanggang wasto, ang baho nyo. Okay! Ayan po mga kaibigan, isa lamang po yan sa mga ipinangako ni Mayor Roland Paulino na librehin niya ang bayarin sa basura. Sana sa totoo lang, Mayor, kung hindi mo lang sana ipinangako yan, hindi naman sana yan panghawakan ng mamamayan eh. Sa totoo lang, nangako ka kasi na hindi mo pa pala pinag-aralan kung saan mo ida-divert, saan ka kukuha ng pondo
na mapagtustusan yung hahakot sa basura na magiging ang bayarin ng basura ay libre na. Yun ang pagkakamali mo, Mayor. Pero mahaba pa ang panahon. Malay mo, magawan mo ng paraan. Kaya nga sabi ng isang political analyst, sabi niya sa akin, kung talagang marunong si Paulino, gumawa na siya ng paraan. Yung ibang pundo, doon niya isa ipasabay yung mga personnel ng paghahakot ng basura, gamit ng pag-ano ng gasolina, krudo para sa paghahakot, idadivert na niya at tuparin niya ang kanyang pangako. Dahil inaasahan na yan ng mga taga-Olongapo. Ngayon, kung hindi mo matutupad yan, sa totoo lang, parang mantsa yan, Mayor Rolyn Paulino, na nakakapit sa iyong balat. Hanggang kailan, hindi mo na matatanggal yan. Payo yan ng kaibigan mong komentaryo, komentarista. Ito mo, itong mga manggagawa mula sa Limic Garments Factory, kung saan ay ila pinaiikot-ikot lamang ng company ng sa loob ng SBMA. Ang mga kasamahan naman nito, yung Golden Power, yun ang naghahain ng reklamo laban naman kay Konsehal Noel Yabot Atienza. E yan yung mga manggagawa ng Limic Garments Factory. Ilang taon na ba ang ipinaglalaban ninyo? Dahil ang alam ko may duration yan hanggang 5 years. For any half years na po. For any half. Oh. Kailangan mapadali na. Kasi yung sa yung Golden Power, yung factory na yon mukhang na-dismiss sila dahil nga doon sa napabayaan nga sila ng ini attorney, ini konsehal. Kayo ba'y kasama sa Golden Power? Hindi. Hindi. Okay, anong sunod na decision ninyong gagawin ngayon doon sa mga ginagawa na nating hakbang maliban doon sa SPA? Sa ngayon po, naghihintay po kami ng decision ni Arbiter Bakhtin po. Oh, sige, mananawagan kayo doon sa mga kasamahan ninyo na magkaisa na kayo at dumalo dito sa inyong pagpupulong lagi. Manawagan ka na. Sana po doon sa mga kasama namin na taga Limic Garments, umati naman kayo ng pulong. Unang-una po kasi nangangailangan po kami ng pondo para po follow up sa Pampanga po. Yun. Kasi po kung kami lang, hindi po namin kaya. Tama, tama. Opo. Pamasahe lang, di ba? Opo. Magkano pamasahe doon? 100 plus? Oo. Yung sinasabi ni Mayor Rolyn Paulino na kung bakit daw namumroblema sila ngayon diyan sa Gordon Hospital dahil inuwi daw ni Bong Gordon ang X-ray machine. Panoorin po ninyo ito. Ito ang sagot. Para mga silang plaka, paulit-ulit na lang. Binenta ko raw yung mga X-ray, no? Binenta ko yung mga lupa, no? Puro lahat kasi ng halingan, no? Talagang paulit-ulit na lang. Hindi ba nakakasawa yung para silang plaka? No? Kung talagang meron silang talagang tingin na lang totoo, mag-file kasi sila ng case. I'd like to see Mr. Rolyn Paulino file a case na kung kinuha ko yung X-ray machine. Oh, kita nyo na. Oh. Oh, kaya ba niyang humarap? Sige. Kayong ngayong nandyan sa panig ni Paulino, sige, hamunin natin sila. Magdemanda or magdebate ang dalawa. Diyan, sa triangle. Dadaluhan ninyo, dadaluhan ko. Sige, mas maganda yan. Para patas! Ako po ang inyong lingkod, Tommy Abili po. Magpapaalam na po sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, Bigwas!